pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nandirito sa harap ng altar ng Diyos. Atin pong idalangin ang mga taong ating napangakuan na idadalangin. O tayo din ay magpasalamat sa mga biyaya na ating natanggap. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taos pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw na mga hasubukin siya ay bibiguin ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilindang. Lumalayo siya sa lahat na nagpapahayag ng kahibangan at di niya matitiis ang anumang pangangapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos, sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan, at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman.
Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin. Alam mo nang lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ikay laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarili't, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa siyol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapanghinlabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilinggang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo, kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo, sa maghapon, sa makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinasabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ng Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang iyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikamorang ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, no? Merong kasabihan na palagi nating inuulit-ulit. Tell me who your friends are. I'll tell you who you are. No? Kung sino daw yung mga kaibigan natin, ito ay somehow imahin kung sino tayo. It is a reflection of who we are. No? Kaya mga kapatid, importante ang mga kaibigan. No? Sino sa atin dito ang maraming kaibigan? No?
Masasabi ba natin yung mga kaibigan natin, good influence or bad influence? Kasi may mga kaibigan na magdadala sa atin palapit sa Diyos. May mga kaibigan din magdadala sa atin palayo sa Diyos, no? Diba, katapos ng misa, may mga kaibigan tayong magmamarites agad, no? Buong araw na iyon, no? That's why, my dear friends, mga kapatid ko kay Kristo, importante ang mga kaibigan na good influence. Ano nga ba ang mga katangian ng isang mabuting kaibigan? No? Tingnan natin ang ating checklist. Sino ang isang mabuting kaibigan? Sa ating ebanghelyo ngayon, pagninilayan natin ang mga karakteristik ng isang mabuting kaibigan. Una, ang isang mabuting kaibigan ay marunong magpatawad, no? Yung kaibigan na pag tayo'y magkasala, handa tayong patawarin. Handa tayong gabayan. Handa tayong dalhin palapit kay Jesus. Iyan ang unang katangian ng isang mabuting kaibigan. Pangalawa, ang isang mabuting kaibigan ay hindi skandaloso, no? Ang isang mabuting kaibigan ay sumasaklaw sa mga turo ni Jesus at isinasabuhay niya ito. At pangatlo, mga kapatid, ang isang mabuting kaibigan ay kaibigan na puno ng pananampalataya. A friend that has faith in the Lord. Kasi kung ang kaibigan natin ay malapit sa Diyos, sigurado'y dadalhin niya tayo palagi sa kabutihan. Siguradong aakayin niya palagi tayo sa tamang landas. Good friends are good companions to the Lord. Ang mga mabubuting kaibigan natin, lagi natin silang pasalamatan dahil dinadala nila tayo sa kabutihan at pinapalapit nila tayo sa Diyos. So i-check natin ang ating mga kaibigan. Sila ba ay good examples? Sila ba ay marunong magpatawad? Sila ba ay gumagabay sa atin sa kabutihan? At higit sa lahat, sila ba ay may pananampalataya din sa Diyos? Amen. Minamahal kong mga kapatid, inuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtatanggi sa kasamaan. Inaalay natin ang ating mga panalangin ngayon nang may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ang Panginoon. Ang ating tugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan na naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaang sumisira sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan, naway hipuin ang Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway palakasin sa kanilang dinaranas sa pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Mga pangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng matapang na pananampalataya
upang maging malakas at matatag kami sa aming paglaban sa kasamaan ng mundong ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga nagtitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kaniyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa sa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayunin naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kaming iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming nagsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at sa tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, nakabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ihayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tantuin mo isang paglalakbay ang buhay.
sangasangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yo, biglang dumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asan. Wika niya'y halina't lumapit sa akin, kayong mga napapagalaking pagiging hawain, bigat ng inyong pasanin ay aking pag-agaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Wika niya'y halina't lumapit sa akin, kayong mga napapagalaking pagigid, hawain bigat ng inyong pasanin ay aking pag-agaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office at ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at inululuhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kaniyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa
Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyong galing, ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila'y nawala, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Ihahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad mo, igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo'y aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayanan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.